Ezra. Dumating si Ezra sa Jerusalem. Ikapitong kabanata. Pagkalipas ng maraming taon nang si Artaxerxes ang hari ng Persya, dumating si Ezra sa Jerusalem galing sa Babylonia. Si Ezra ay anak ni Seraiah. Si Seraiah ay anak ni Azariah. Si Azariah ay anak ni Hilkiah. Si Hilkiah ay anak ni Shallum. Si Shallum ay anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub. Si Ahitub ay anak ni Amariah. Si Amariah ay anak ni Azariah. Si Azariah ay anak ni Merayot. Si Merayot ay anak ni Zerahiah. Si Zerahiah ay anak ni Uzi. Si Uzi ay anak ni Buki. Si Buki ay anak ni Abishua. Si Abishua ay anak ni Finehas. Si Finehas ay anak ni Eleazar. Si Eleazar ay anak ni Aaron na punong pari. Si Ezra ay isang tagapagturo na lubos ang kaalaman sa kasulatan na ibinigay kay Moises ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ibinigay ng hari ang lahat ng hiniling niya dahil tinutulungan siya ng Panginoon na kanyang Diyos. May sumama ring mga Israelita sa kanya nang bumalik siya sa Jerusalem noong ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes. Kabilang sa mga sumama ay ang mga pari, mga levita, mga mang-aawi, mga gwardiya ng pintuan ng templo, at mga utusan sa templo. Umalis si Ezra sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan, at sa tulong ng Diyos, nakarating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan ng ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes. Tinulungan siya ng Diyos dahil itinalaga niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kautusan ng Panginoon at sa pagtuturo ng mga tuntunin at mga utos nito sa mga Israelita. Ang sulat ni Artaxerxes kay Ezra. Ito ang nilalaman ng sulat na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra na pari at tagapagturo, na lubos na nakakaalam ng mga utos at mga tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga taga-Israel. Ako si Haring Artaxerxes, ang hari ng mga hari. Nangungumusta ako sa iyo, Ezra, na pari at tagapagturo ng kautusan ng Diyos ng kalangitan. Iniuutos ko na kahit sino sa mga Israelita rito sa kaharian ko, pati mga pari at mga levita, na gustong sumama sa iyo sa pagbalik sa Jerusalem, ay maaari mong isama. Inuutusan kita at ng aking 7 tagapayo na alamin mo ang mga nangyayari sa Huda at sa Jerusalem, kung talaga bang sinusunod nila ang kautusan ng iyong Diyos na lubos mong nalalaman. Inuutusan din kita na dalhin mo ang mga ginto at pilak na kusang loob kong ibinibigay at ng mga tagapayo ko sa Diyos ng Israel na nananahan sa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at ginto na matatanggap mo galing sa lalawigan ng Babylonia, pati na rin ang mga kusang loob na tulong ng mga mamamayan ng Israel at ng mga pari nila para sa templo ng kanilang Diyos sa Jerusalem. Tiyakin mo na ang perang ito ay gagamiting pambili ng mga toro, mga lalaking tupa, mga batang lalaking tupa, mga butil, at inuming handog sa altar ng templo ng inyong Diyos sa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pilak ay pwede niyong gamitin ng mga kababayan mo sa kahit anong gusto niyo, ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang mga kagamitang ipinagkatiwala sa iyo na gagamitin sa paglilingkod sa templo ng iyong Diyos ay ibigay mong lahat sa Diyos ng Jerusalem. Kung may iba ka pang kailangan para sa templo, kumuha ka lang ng panggasto sa pondo ng kaharian. Ako si Haring Artaxerxes, ang naguutos sa lahat ng ingat yaman ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, na ibigay niyo ang anumang hilingin sa inyo ni Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan ng Diyos ng kalangitan. Bigyan niyo siya hanggang 3,500 kilong pilak, 300 sakong trigo, 550 galong alak, 550 galong langis ng olibo, at kahit gaano kadaming asin na kinakailangan. Ibigay niyo rin ang lahat ng kinakailangan sa templo ayon sa iniutos ng Diyos ng kalangitan. Sapagkat kung hindi, magagalit siya sa kaharian ko at sa mga anak ko. Ipinapaalam din namin sa inyo na huwag ninyong pagbayari ng buwis at ng iba pang bayarin ng mga pari, mga levita, mga musikero, mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, mga utusan sa templo, at iba pang nagtatrabaho sa templo ng Diyos. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos, pumili ka ng mga tagapamahala at mga hukom na nakakaalam ng kautusan ng iyong Diyos
at sila ang mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan sa kanluran ng Euphrates. At ang mga tao na hindi nakakaalam ng kautusan ay turuan mo. Sino mang hindi tumupad sa kautusan ng iyong Diyos o kaya'y sa kautusan ng hari ay parurusahan ng kamatayan o paaalisin sa lugar niya o kukunin ang ari-arian niya o ikukulong siya. Pinuri ni Ezra ang Diyos. Sinabi ni Ezra, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno natin na humipo ng puso ng hari na parangalan niya ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Dahil sa kabutihan sa akin ng Panginoon, mabuti ang pagtrato sa akin ng hari at ng mga tagapayo niya, at pati na ng lahat ng makapangyarihan niyang opisyal. At dahil nga tinutulungan ako ng Panginoon na aking Diyos, nagkaroon ako ng lakas ng loob para tipunin ang mga pinuno ng Israel para sumama sa akin sa Jerusalem.